Patay din niron. Viral ngayon sa social media ang hashtag Mindanao o hashtag Misamis Occidental nang di umano'y kumalat ang isang TikTok video kung saan binanggit ng isang netizen ang paghuli ng mga pulisya sa mga lalaking kasapi umano ng kulto. Pinaniniwala ang nagbabahay-bahay umano ang mga ito tuwing hating gabi upang manghimok ng bagong miyembro o kumuha ng tao upang gawing alay. Naaresto ang dalawang lalaki na hindi pa pinangalanan na umano'y kasapi ng kulto sa naturang lugar. Sa ilang posts sa Twitter account ng isang netizen, makikita umano ang mga kagamitang inamit ng isang grupo na may mga nakasulat o inukitan umano ng hindi maunawaang salita o simbolo. Ayon pa sa mga residente, nakaramdam daw sila ng takot mula ng mapag-alamang may mga kasapi umano ng kulto sa kanilang lugar dahil sa ilang araw ng patuloy na pagbabahagi ng video ng mga residente ng Misamis City. At ito daw ay iniimbestigahan na ng mga pulisya. Ito ay kaugnay umano sa nanggugulo sa kanila tuwing hating gabi na hinihinala nilang miyembro ng mga kulto. Maraming video ang lumalabas sa social media na nagtutulot ng pangamba lalo na sa mga taga-roon. Samantala, isa umanong TikTok user ang nagpahayag sa wikang Tagalog nang nagaganap sa kumakalat na video at humihingi sila ng tulong. Ayon pa kay Paul Mark, nahuli na ang ilan sa mga miyembro ng kulto. Bukod sa armado daw ang mga ito, makikita din sa kanila ang mga karakter na nakasulat o iginuhit at lalong nagbigay ito ng pangamba sa marami. Narito po ang buong video. Isa rin po ako sa mga taga Mindanao and yung issue ngayon na nangyayari or umiiral po ngayon is yung about sa kulto. Yes po, nangyayari po yun talaga sa Mindanao. Sa pagkakaalam ko ho is yung mga miyembro ng kulto is aatake yan sila tuwing gabi. Kakatok yan sila sa mga pintuan ng mga bahay ninyo hanggang sa may makarinig at ma-open yung door ninyo. Pero please, do not open your door. Kasi sa time na ma-open mo yung door, kumanda ka kasi pwede ka nilang patayin. At kapag hindi mo naman na-open yung door, maghahanapin sila ng paraan para makapasok. Aakyatan sila ng bahay at saka hanap sila ng paraan para pasukin ka. So, time na makakapasok sila, yun na. Pwede ka nilang patayin. Kasi pwede nilang, gagawin kang alay sa yung pinakamataas nila. So please, konting ingat lang po mga taga-Mindanao. Hindi po yung joke. Gusto ko lang din pong linawin na tuwing gabi po sila umaatake. At ilan sa mga nangangatok ng bahay tuwing gabi ay nahuli na po. At alam nyo ba kung ano yung mga nakuha ng pulisya sa kanila? So, ayan po yung ilan sa mga nahuli na kumakatok sa mga pintuan tuwing gabi. And aside sa firearms po, ay meron din pong nakuha ang mga kapulisan mula sa kanila. So, itong bagay po na to ang nakuha sa kanila. Hindi po natin maintindihan kung ano ang nakasulat. Ayan, kasi parang orasyon ito. At mapabata at matanda po ay takot na takot sa mga nangyayari sa kasalukuyan sa aming probinsya. Pati na rin po ang mga kapitbahay naming mga probinsya ay sobrang nababahala na po. This is very unusual. Sobrang peaceful po ng probinsya namin at hindi po namin maintindihan kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. We need more military group. Katatapos ko lamang po maligo at meron po akong ipapabasa sa inyo. So, ayon sa mga nakakita nito doon sa Annex Misamis City at around 11 PM, hindi daw naabutan ng nag-record ng video yung nilalang na nakita nila, but base sa mga nakita nila, ang mata nito ay maihalin tulad mo sa mata ng pusa. Nakasuot ito ng itim na damit at yung height nito ay nasa 5'6 to 5'7. Hindi ito nadakip at hindi rin ito nakilala.
Pero ayun nga, marami sa mga tao doon ang nakikita kung ano yung forma at ano yung kilos na nang nilalang na kanilang nakita kasi ayon din sa kanila para din itong palaka kung ito ay tumatalon. So hindi rin daw ito basta-basta nadadakip kasi ang bilis po maglaho. Ano naman ang masasabi mo hinggil sa usaping ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, and mag-comments down below. Muli, Yo Palermo.